Rosalie, ano ba itong Duterte Legacy Summit? June, dalawang araw ang inilaan ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte upang maipresenta sa publiko yung mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na 6 na taon. Eksaktong 1 buwan ito bago opisyal na bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte sa June 30, 2022. Ayon kay Executive Secretary Salvador Medeldea, na isa katuparan ng Duterte administration ang kinakailangang pagbabago para sa mga kababayan. Naging sukatan nito ang mas mainam na kalidad ng pamumuhay para sa mga Pilipino. In the last 6 years of borrowed time, we were able to establish the needed change that our countrymen and women deserve. Serbisyong tunay na malasakit, especially to those that needed it most. This is important because our success as workers in government is not gauged by the number of monuments we have built, nor is it weighed by the amount of funds we have accumulated. Instead, it is measured by the actual lives we change for the better. Kinilala rin ito ang naging bahagi ng lahat ng mga kawaniin ng gobyerno sa pagbabago na mararamdaman maging ng paparating na mga henerasyon. 6 years of borrowed time proved not enough to fully enjoy his unconventional but very effective style of leadership that the world has not seen before. While this may be a closing chapter of a great moment for our nation, I am confident that President Duterte's legacy will not only be talked about in the years ahead, but will also be felt by the generations to come. Samantala, ilang Pilipino naman ang nagpahayag ng kanilang naramdaman kaugnay ng mga nagawa ng Duterte administration sa nakalipas na 6 na taon, partikular na sa usapin ng paglaban sa illegal na droga at mga proyektong imprastruktura. Hiling din nila na maipagpatuloy ang mga ito ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Maganda naman yung papalakad niya. Nawala yung nabawas-bawasan yung mga addict, tsaka yung mga drugs, snatcher. Dami din, hindi lang yun. Tsaka yung sa build. Kung yan, yung mga skyway, at least nabawasan yung traffic kahit paano, may madaanan na. Yung Duterte legacy na naramdaman ko so far is yung tumatak is yung war against drugs. Yung parang kahit late night na umuwi, so far masave ka sa daanan. And then yung pangalawa is yung build project nila. June, natanong naman si Executive Secretary Medeldea sa plano ng Pangulo pagkatapos ng kanyang termino sa katapusan ng Hunyo. Bagamat hindi nang alam ng kalihim kung ano yung tiyak na gagawin ng Presidente, pero nabanggit nito na nais ng Pangulo na magturo sa Davao. At sa issue naman ng alok na drugs, anti-drug SAR, ay walang alam mga kalihim sa kung ano magiging desisyon ng Presidente. Pero wala pa umanong formal na alok mula sa incoming President BBM patungkol dito sa issue ng pagiging anti-illegal drug SAR niya Pangulong Duterte. Patapos na rin umano na mag-impake si Pangulong Duterte ng kanyang mga gamit sa Malacanang. At sa kasalukuyan naman, June, ay nagsasagawa ng cabinet meeting si Pangulong Duterte. Pero hindi tayo sure kung ito na yung huling cabinet meeting na ipinatawag ng Pangulo sa ilalim ng kanyang termino. June? Maraming salamat, Rosalie Cos.